Hello guys, ang pra-practicing naman natin ngayon ay yung Eye in the Sky by Alan Parsons Project. Okay, simulan na agad natin. Dalawang chords lang yung kanyang intro guys ha. D at B minor. Tapos yung strumming natin ay ginagawa lang doon ay nagda-down yung strum. Puro down lahat na ganito, kabilis. Okay, kung gusto niyo naman yung strumming na parang nagmi-mute siya guys ay, di ba, mag-chord ng D ka pero idampi mo lang ng konti. Huwag mo siyang pipindutin ng madiin para mag-mute siya. Tapos yung strumming mo ay dun sa baba. Ganito yung magiging tunog niya. Tapos ganun din sa B minor, dampi mo lang ng konti. Yun, kung gusto niyo naman ay pwedeng normal lang, normal na D. Tapos yung next ay pwede nyo yung dagdagan ng ganito. Yun, ituro natin yun guys. Ganito yung gagawin nyo. I-bar nyo yung tatlong yan. Mag D major 7 kayo, ganyan. Tapos strum nyo pababa, tapos isabay nyo ipalo itong second string yan, paluin nyo yan ng yung ring finger, kahit ano, kung anong sanay nyo na ipampapalo dyan, basta itong second string dito sa third fret, ganito yon, ganun yung magiging tunog nya. Tapos ang next na kakalabitin ay yung first string, basta naka steady, nakapindot yan guys ha, nakabar. Yon. Then first string. Tapos ang next, second string. Bitawan mo na yan. Open second string. Tapos next, 2, 3. Second at third string, nakapindot ulit. Yon, ganun yung magiging tunog niya. Okay, pagsamahin natin. Yun yung unang part. Dalawang part kasi yon. Ang second part ay ganun ulit. Ulitin mo lang yon, tapos idadagdag mo lang yung... Okay, parinig ko muna yung second part. Yon, bali yung naidagdag lang guys sa dulo ay 2 at 3rd string ulit, pero open na siya, hindi na siya nakapindot. Yon, ganun yung magiging tunog niya. Okay, ulitin, buuin natin yung first at second part. Part, second part ulit. Yun, tapos pasok sa verse. Don't think sorry's easy to say. Yun, tapos pag nag B minor kayo dito guys, halimbawa nagbe-verse na tayo, di ba? Yun, ipapalo nyo yung hinlalaki nyo. Ay, ito pala. Ito, itong gitnang daliri. Dito sa second string. Diba? Naka B minor kayo ganito. Don't think sorry's easy to say. Palo. Yun. Tapos bitaw. Tapos palo ulit. Dalawang beses mong papaloin. Don't try turn the table instead. Sabihin natin yung mga verse niya guys, yung mga chords, D, B minor, 2 times yan guys ha, yung D at B minor, tapos G, and G minor, alisin mo lang yung gitnang daliri, next, B minor, and E, don't ask me, then D, G, balik sa D. Bali ganun lang. Tapos yung strum nyo guys ha. Ayaw, pababa lang lahat. Tapos second verse na ulit. Second verse na agad pala. Sorry. Ulitin mo lang ulit yung sinabi kong chords. Nasa screen guys.
niyang ipalo-palo ay pwedeng normal B minor lang. Simple yung mga verse niya, 'di ba, guys? Tapos chorus, ang chords D, F sharp minor. Yan. Two times, guys, D at F sharp minor nasa screen. G at G minor. And I can read your mind ay B minor at G. Four times nyo ulitin. Di ba? Ulit yung lyrics na yun. I can read your mind. Third verse, same lang yung mga chords niya, guys. Kaya, next, ay repeat mo lang ulit yung chorus niya. Ulitin mo lang yung mga chords doon, guys. Sana na-gets nyo yung ibig kong sabihin. Dahil inuulit lang naman yung mga chord set ng song na to. Hindi siya mahirap matutunan. At napakasarap niyang kantain, guys. Kaya pag-aralan nyo na yan. Basta ang mahalaga, guys, ay matutunan nyo itong dagdag na intro na to. Yun. Ganun lang kasimple. At sana may natutunan ulit kayo, guys. Salamat sa panonood. Bye!